simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadiz, eh pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney, pinatay ni ano, Chairman Guadiz. Proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadiz, eh pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeep, pinatay ni ano, Chairman Guadiz. Mr. Chairman, tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, the mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano may ma-modernize yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Di ba? Parang walang connection. So ang may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So dalawa kami ni Mr. Sarau na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarau, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Ako, hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan niyo yung litrato ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na merong ganyang rollout sa TV. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali na. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So, kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So, lahat ng Francisco jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco jeepney 100% brand new, 85% Philippine made, hindi yung 25% lang, di ba? Kasi ngayon 25%, sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So para sa akin, malaking kalokohan yun. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa iba. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila. In contrary, with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na simulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang makakababa ng presyo. Ang tunay na makakababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila, merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarado sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi
simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadiz, eh pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney, pinatay ni ano, Chairman Guadiz. So, paano gagawin natin yan? Di ba? Ang si Chairman Guadiz dito. Ayun, at least ngayon, mamatay. Magkakaharap tayo dito. Di ba? Para mamatay ka ng mga jeepney. Ang problema, units. Ito, Mr. Chairman, ang problema ko, nakausap, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron akong pinropose sa kanila, inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadiz. Dito sa ano, natutukan to. Nag-set si Chairman Guadiz, nag-agree kami ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Totoo to. We are under oath. Di ba? Siya yung hindi umattend. Nagpadala siya ng representative si Attorney Cofino from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Attorney Cofino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, nirelay sa tatlo. Pagdating kay Attorney Guadiz, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro, meron pang isang point na I'll get to that point in just a little while. Ngayon, matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan. Kahit sila kaobet, sabi ni kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika, makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, kaobet, totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon, nung iba sa mga operators natin, Francisco Jeepney pa rin, o Saraw Jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you, Mr. Francisco. Mr. Chair, mabilis na question to, kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Sarao at saka ni Mr. Francisco yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernas jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Number Mr. Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan? Environment and natural resources. So, we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa next hearing, patawag natin DNR. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw eh. O, tapos ngayon, basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Mr. Chair, it is Euro 4 or higher, yun po ang nasa standards ni DNR. Na doon po sinunod ni DOTR. Okay, Mr. Sarao, ano yung engine na kayang i-manufacture dito ninyo? Wala po tayong walang manufacturer dito ng makina. Wala. We outsource them from Japan. So yung sa inyo body chassis. Yung mechanical parts and engine sa labas na lahat 'yan. Import yun. Kaya yun ang naging problema nung in-announce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from... So kung para sa inyo, sa ngayon, ano ba yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Yung mga surplus pero recondition. Parang bago na rin yun at pumapasa doon sa standards ng smoke emission nila. Then, isa pang in-introduce namin yung full electric. Medyo bago to sa mga tao natin, kaya hindi nila masyado munang ine-embrace. Pero, definitely, ang takbo ng transportation sa full electric lahat. Pero right now, we have to settle on diesel engine na Euro 4 or higher yung rating.